niya sa akin, Chairman. Mabuti't may natutuhan ka. Ipinapangako kong hindi magtatagumpay ang mga gusto manira sa akin. Tumigil ka! Titiyak kung mapapahiya ang mga tiwalay sa loob ng ating partido at may iwan ako nakatindig para salubungin ka, Chairman. Tigil mo yan! Sorry, Papa. I'm sorry, Chairman Lee. Tama lang na habang maaga, maranasan niya ang maraming kasamaan sa paligid niya. Para lalo siyang matuto. Congressman Kang, I'm quitting my position. Bakit? Ano problema, Miss Wang? Si Miss Maureen. Ayaw niya ng platapormang hinanda ko sa kanya. Wala na akong magagawa kung ganun. Sandali, Miss Wang. Pag-usapan natin ito. You know, I'll put everything in the line para lang may panalo si Maureen. Huwag mo akong iwas sa pagkakataong ito. Nakikiusap ako. Ah, Miss Chinky, gusto mo kumain muna tayo? May time ka pa magutom? Nakakagutom ang ginagawa natin. Or let's just have a drink. Hindi ko ugaling uminom sa mga ganitong pagkakataon. Okay. Ayoko rin naman kumain o uminom ng walang kasama. Maureen, sabihin mo nga totoo sa akin. Bakit mo ba naisip na tumakbo sa eleksyon? Gusto ko kasi na makakain ang anak ko ng malaking mackerel. Ano? May ilog kasi dun sa amin. Dati maraming isda ang nakukuha dun. Nasira ng reclamation at pinamugaran ng lamukang lugar. Mauubusan kayo ng dugo dun. Marami nang naninirahan dun ng lumikas kasi hindi na sila makatagal dun. Kung pera lang ang motivation and development, tiyak saglit lang marumi agad ang ilog na yon. At pag nagkataon, ang mga tao at ang kalikasan ay parehong masisira. Kaya naman, naisip kong tumakbo sa Kongreso. Pakinggan mo sarili mo ngayon. Yang ganyang pagsasalita mo ang makakakuha ng mga botante para sa'yo. Ano? Wala kang pera. Wala kang partido. Kaya hindi pwedeng lumaban ka sa paraang tatapatan mo ang ginagawa ng may perang kalaban mo. So, anong gagawin natin? Alam mo, na-realize ko. Babaguhin natin ang strategy natin sa pagdadala ng election campaign. Ibig sabihin, ang dadalhin kong issue sa mga tao, yung problema nila sa reclamation at sa environment. Tapos ang kabuhayan nila na talagang problema, ang hahanapan ko ng solusyon. At advantage mo yan. Malapit sa puso mong issue to the point na gumagawa ka pa nga ng special TV report para ma-expose ang isyong yun. Marami makakapanood mun. Makukuha mong simpatya ng mga apektadong residente dito. At lahat na nagsisimpathize sa isyong yun. Tama, ang ganda ng naisip mo, Miss Chinky. Tama si Congressman Kang. Expert ka nga sa ganito. Sabi ni Congressman Kang, itataya niyang lahat para sa'yo eh. So I think this is worth a shot. Okay. Pagplanuhan na natin ang mga gagawin natin para dyan, Miss Chinky. Cheers! Cheers! Laban! Hey guys, since tapos na tayo sa work, pamasyal muna tayo. Tumambay tayo sa tabing ilog. Pumunta tayo sa tabing ilog. Tara na, tara na. Gusto ko na tumambay doon. Hello? Hello? Hey, my desk. Hello? Uy, tingnan niyo. Magandang araw. Ako si Maureen Seo. Nakakaawa naman siya. Walang nakikinig sa kanya. Oo nga. Sino nakikinig sa kanya dito? Eh, di mo malang, oh. Nagliliparan dyan, oh. Diba? Wala naman tayong gagawin. Eh, di mag-cheer na lang tayo sa kanya. Ay, sige. Go! Dahil sa mga lamok, wala nang mga residenteng namimingwit dito. Napakasaya sana kung nandito sila. Kaya dapat lang na sabihin sa Sanho Company na tiyakin nilang hindi makakasira sa mga tao at kalikasan ang LCD plant nila. Ang inyong lingkod, si Miss Maureen Seo, ay itataya ang buhay sa pagtatanggol sa kalikasan. Miss Maureen, naaalala mo pa ba ako?
Teka. Ikaw sa Orange Girl, di ba? Ano? Orange Girl? Di ba? Ano yun? Ikaw si Orange Girl sa TV program ko. Miss Maureen, pasensya ka na nung isang araw, ha? Performers lang naman kami. Nung makilala kita, gusto nga kitang batiin, eh. Pasensya ka na dun. Ikaw pala si Orange Girl sa children show dati sa HBS, ha? Uy, in fairness, ang cute mo dati dun, ha? Sa isang taping natin, ha? Umihi ka sa salawal mo habang nagtitake tayo at karga-karga kita. Ako nga yun. Naalala ko, ikaw nga yung naglinis sa akin sa banyo. Pinaliguan mo ko at pinalitan ng damit ko. Sige, bilis. Lumusong kayo sa tubig lang kayo. Pwesto doon. Sabar na. Mahirap namang huli ng isda dito sa ilog na to. Bakit hindi ka lumablab dito? Lumig! Oh, tatayo ka lang ba dyan at pamaduhan kami? Gataw ka na ba? Baka mahamugan yung pusod mo. Sandali, photo op lang naman eh. Eh kasi, itong campaign slogan namin para sa election ngayon eh. Environment and people-friendly land development. Protektahan ang kalikasan! Ay! Teka, oh, sige. Ano na naman kayang ginagawa ni Maureen dun? Naalala niya yung program niya. Nasira natin yun, di ba? Bumawi tayo sa kanya. Actually, may suggestion ako. Mag-perform tayo! Sige! Sandali. Ang problema, wala kami pambayad sa inyo eh. Ay, yun! Problema yun. Okay lang bang mag-perform kami? Aba, syempre naman! Okay!